Inireklamo ng pangungutong ang isang traffic enforcer sa lungsod ng Pasay. Inilabas pa nang nagreklamo ang cellphone video ng umano'y pangungutong, pero ayon sa traffic enforcer, hindi totoo ang bintang sa kanya. Si John Consultan, naka-alerto 24. Ito ang kuha sa cellphone ng magkapatid na Rani at Ramel Jujan habang nakikipag-usap sa traffic enforcer na si Al Villegas at isa pang kasama nito na nasa loob ng sasakyan. Pinara ang sasakyan ng magkapatid dahil sa umano'y traffic violation na kanilang ginawa. Nakita ni Villegas na kinukunan siya ng video na galit ito. Dinig sa video ang pag-uusap sa pagitan ni Villegas at ng mga nasa sasakyan na ayon sa mga Jujan ay tinangkaraw silang putongan ng 2,000 piso. Sir, magkano sir? Ha? 2,000, sir. Baka pwedeng bawasan natin yan. Ano, sir? 2,000, sir. Pwedeng bawasan yan. Hindi, kakusapin ko yung nagka-prensa nyo kung pakusapin natin. Sikapin ko kung may re-reduce natin, ha? At 50% re-reduce natin. Makatulong natin, ha? So, yung camera mo, sir, ayusin mo. Pero sandali. Hindi, yung camera ng cellphone mo, alam mo, bastos ka eh. 50% eh. Ang ganun ba? Maske tigitan natin ka, parang makita mo yung hinahanap mo, ha? Hindi, sir. Sandali. Kasi kayo, tinutulungan ko na kayo, masama pa kami rito, no? 50% eh. Ang video na ito ay isinumite sa Pasay City Hall Legal Department bilang ebidensya. Kanina, bumiyahe muli mula Nueva Ecija ang magkapatid na Rani at Ramel para magsampa ng reklamo laban kay Villegas kaugnay ng umano'y tangkang pangungutong sa kanila noong March 28 sa EDSA Corner Ross Boulevard. May mga tao pangaraw na tumawag sa kanila at sinubukan pa silang kumbinsihin na huwag nang ituloy ang reklamo. Huwag na lang daw po ituloy. Pero ito po, para mabago yung ano natin, Baka sakaling mabago tong sistema. Matapos maihain ang reklamo sa Pasay City Hall, dumiretso ang magkapatid sa Traffic and Parking Management Office ng Pasay. Dito kinilala nila ang traffic enforcer na kasama ni Villegas na si Bernard Nolasco. Siya yung nag-apprehensa at saka ilang beses niya akong sinasabihan na, "Uy, maglibot muna kayo. Maglibot muna kayo ng mawa pag ginawa niyo yung lisensya niyo. Tapos maraming babae dyan." Ayon sa Traffic Operations Chief ng Pasay, wala raw dapat traffic enforcer ang nakapwesto sa kanto ng EDSA at Ross Boulevard. Pag nadadaanan namin yan dyan, pinagagalitan namin yan, pinaalis namin. Humarap naman sa GMA News ang inireklamong traffic enforcer na si Villegas. Humingi siya ng paumanhin sa umano'y maanghang na salitang nabitiwan laban sa magkapatid na Choyjan. Pero iginit niyang walang katotohanan ang akusasyong pangungutong daw niya. Ako po yung inapauman nyo sa kanila dahil may nasabi po akong hindi maganda. Dahil nung makita ko po yung video sa likod ng kotse na nakasakay sa likod nila, nagulat po ako kasi nasabi nila ako ba yung nag-alok ng 2,000. Hindi po, nagmula sa bibig ko. Sa kanila po, nagmula po yun. May dagdag pa nga akong sinasabi sila na 500 nga raw dun sa bendiya na areglo po nila. So wala po akong binitawan ng 2,000. Ipinaliwanag din niya kung bakit nasa EDSA siya. Pero nung tawag sa amin sa cell, sa radyo, na napag muna kayo kasi meron traffic din sa area na yan. Kaya kami nung po, tumutulong din ho kami doon sa mga nagtatraffic doon, kagaya ng MMDA. Pero ang Pasay City, gusto makasiguro, mag-iimbisiga raw silang mabuti. After the investigation, dismissal yung pinakakuan yan. It's a grave misconduct on the part of the traffic enforcer. So we're looking on that. Sa ngayon, ay aabot na sa 15 traffic enforcers ang binawian ng paniket habang umuusad ang investigasyon sa umano'y pangungutong sa Pasay. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.